guys! This is Maria Gratz. So for today, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng first or magkakaroon ako ng first impressions and review about a certain local brand which is the BLK Cosmetics. So ito po yung mga nakuha ko. BLK Cosmetics or Black Cosmetics is a makeup line of Miss Ann Curtis Smith. So she is a local celebrity here, local and international na rin. Well-known siya not only in the Philippines but I think international din. And I got 3 products to review for today for you. So I have here the contour, blush and highlight palette. I also have long-lasting liquid matte lipstick and I have all-day intense matte lipstick. Yung sa lipsticks, hindi ko nakuha yung velvet lip cream kasi hindi naman ako fan ng mga velvet or creamy or yung may mga shine or parang glossy type of lipsticks kasi hindi ko talaga siya masyadong ginagamit. So, bumili na lang ako ng mga products at I think pwede ko pa rin siyang magamit. So, if you wanna know my thoughts about this BLK Cosmetics, kung worth the hype ba siya or worth the price ba siya, please keep on watching. So, yun guys, ginawa ko na off-camera yung makeup ko. So, nag-foundation na ako, nag-concealer, tapos nag- kilay, tapos na set lang ako with the Coty Airspan. So, ang ginamit ko for the foundation is the Wet n Wild Photo Focus Foundation in the shade Bronze Beige or Beige Bronze. Tapos, for my concealer, of course, the Fit Me Concealer in the shade Sand. Tapos, nag-set ako with the Coty Airspan. Sorry. The Coty Airspan. Open. It's in the shade Dark Brown. So, ayan siya. Tapos, isinet ko lang siya with Fashion 21 Eyebrow Powder. Yung lagi nyo namang nakikita ang ginagamit ko. So, ayan siya. Okay, so I'm too excited sa video na to kasi at last, marireview ko na siya. So, this is the shade Sunkissed. Nandito yung kanyang shade. Sunkissed. Kaya pinili ko yung Sunkissed, guys. Kasi nung na-swatch ko siya, yung contour and highlight ni BLK, parehas lang sa dalawang palette. Pero kasi si Sunkissed, mayroon siyang konting glitters, pero ano lang, maliliit lang. Unlike dun sa flush, masyadong malalaki yung chunks of glitters niya. And hindi ako fan ng sobrang glittery na, ano, na, what you call this, na blush. So, ayan. Maliit lang siya, kala ko nung una malaki. Ayan lang, oh, ayan yung palad ko. Ganyan lang siya, kalaki. And it is nice, it is well packaged, geometric lines and all black, tapos yung kulay nung shade which is Sunkissed, okay naman siya. Maganda naman yung packaging, guys, pero knowing Anne, siguro mas nag-expect lang ako for a more sophisticated packaging. Mabigat, may weight siya, in fairness naman, hindi naman siya mukhang chipanga, ganun. Tapos, yung ano niya, yung mirror niya is decent naman. Tapos, ito yung kanyang contour, ito yung kanyang highlight, ito yung kanyang blush. So, sa blush, mas more of the coralish side yung blush niya. Tapos, yung contour niya, it is your, ito pare sa akin na, magandang, ano to, maganda talaga siya pang contour and bronze. Yung highlight, tignan natin, and then yung blush, okay siya for everyday, lalo na sa skin type ng Pilipinas. Feeling ko mas magko-compliment siya. So, try natin i-swatch. Okay. So, wait lang. So, ayan siya, guys. Hindi ko na po nakikita na swatch natin. So, this is the bronzer. This is the highlight. And this is the blush. So, ayan yung itsura niya. So, it is pigmented. Yung color payoff nung blush on, maganda. Yung highlight, okay. Yung bronzer, feeling ko ang subtle niya. So, ito muna, try muna natin yung bronzer, contour. So, dip into the pan. Tap off the excess. And in fairness, ang ganda ng kulay ng contour.
Parang bagay naman siya sa kulay nating Pilipino. Ang maganda dito, guys, maganda yung color payoff naman niya. Pero, madali naman siyang i-blend. In fairness naman, hindi naman siya yung tipong ang hirap-hirap ikalat, gano'n. Tapos, hindi naman siya yung isang strike lang na gano'n, eh, grabe na yung pigmentation. Siguro, nasa sa pag-apply nyo na lang yun. Eh, ako kasi, like kong sinasabi sa inyo, guys, pagka kayo mag-apply ng bagong product, see to it na light hand muna kasi hindi mo alam kung yung product pa pigmented or hindi, or yung color payoff ba niya is maganda or hindi masyadong kita. So, dapat laging light hand kayo mag-uumpisa pag new product. In fairness, dito sa first, ano na to, sa bronzer and contour nila. And then, let's try the blush. So, try naman natin tong blush. Ito siya. So, ulitin ko lang, guys, yung blush niya. Meron siyang onting-onting sparks of glitters. Onti lang. As in, maninipis lang. Unlike dun sa flush, ang lalaki ng chunks of glitters niya. Ito, maliliit naman siya. And, ooh, this is, I think, pigmented. Kaya, konting-konti lang. Let's try to work this one out. So, try natin mag-drunk blush effect ngayong araw. Yun lang, guys. Ingat lang. Kasi, konti lang yung pag-dip na na. As in, onti lang. Tapos, light hand pa itong ginagawa ko. Pero yung pigment niya, ay, wapak. Para sa akin, ang pinaka-pigmented, guys, sa dalawa, ha, mas pigmented si blush. So, try natin dito sa kabila. Pantay natin. Ang pigmented niya ito. Pero ang ganda nung tone niya. I mean, feeling ko bagay ito pag summer. Kasi nga sa unkissed, eh. So, it is more of the corally side talaga. Highlight, this one. So, yung highlight, this is your typical champagne-y na kulay. Tapos, parang may gold undertone siya. So, let's try. Try natin itong side ng fan brush na to. Kasi ito malinis to, eh. Wala tong bahid. So, kaya fan brush ginagamit ko para hindi siya masyadong wapak sa mukha mo, diba? Yung makokontrol mo lang siya. So, tignan natin. Okay naman, guys. Bali, it does the job of highlighting naman. Kaso lang, siguro, be careful na lang in building up the highlight since feeling ko, nakaka-emphasize siya ng texture. Nakaka-emphasize siya ng pores. Pero ano siya, it really does the job of highlighting and, you know, catching the light. Nakukuha naman niya, eh. I mean, nakaka-highlight naman siya. Kasi hindi siya yung ano. Parang hindi siya ganun kaswabe. Ganun. Nakaka-emphasize talaga ng texture. Ewan ko kung you can tell on the camera. Pero, konti lang yung texture ko. Actually, isa, dalawa. Tapos dito nga, wala eh. Pero, yung pores feeling ko, na-emphasize niyo na hindi naman ito ginagawa nung ano, nung essence sa akin. Yung favorite ko palang highlighter ngayon, guys, is the Essence Pure Nude Highlighter. Yun, kahit ilang beses kong kaskasama ako, hindi nakaka-emphasize ng texture tsaka ng pores yun. Eto, okay naman sana, kaso lang, fan brush na yung gamit ko, ah. Parang feeling ko na-emphasize na ng kakaunti lang, konting-konti lang naman. Tapos, it is a subtle highlight. I mean, this is good for everyday, guys. This is good for everyday. Akin, kung araw-araw gusto mo lang maging medyo glowy, ayan. Okay, so let's move on now to the All Day Intense Matte
lipstick. So, I picked the shade Chic. Nung una ko palang nakita ito sa mga video, sabi ko, ito talaga yung lipstick na gusto ko talaga. Gusto ko yung nudish lipstick na mayroong brown undertone. Ganun. Yun yung gusto kong mga lipstick ngayon. I think it's good for everyday. Sa akin na, on my personal preference, ganun yung mga gusto kong lipstick. Kaya nga, paborito ko yung ano eh. Yung nude ones, parang may ganun siya. May slightly ganun siya. So, this is matte. Hindi ako masyadong fan ng mga glossy lipsticks. And this retails for 299 pesos. So, nabili ko siya sa Watson's North Edge sa may Annex. Ang ganda ng packaging, grabe. Ang ganda ng packaging niya, guys. So, ayan. Pero nakita ko sa mga testers, nagra-rub off to, ah. So, ingat kayo. So, ayan. Ito yung itsura niya. Gato siya karami. Sa akin, decent amount of lipstick na rin siguro to. Ayan nga, masyadong maluog yung ganito niya. Hindi ko madaling masira. Kaya ingat na lang kayo. Pero, ang ganda ng packaging, guys. Mga siyang high-end. So, ito na guys, yung All Day Matte Lipstick ng BLK. This is in the shade Chic. Matte talaga siya, as in matte. As in matte. Upon application, siguro ito hindi ito yung the best lipstick for application kasi parang may tugging effect, ganon. It is not drying naman. Okay naman siya sa akin. Hindi siya ganon ka-lightweight. Medyo lang. Slight. Kasi nararamdaman kong may lipstick talaga akong nilagay. Siguro mas gusto ko pa rin yung application ng creamy mattes ng Maybelline. Mas gusto ko pa rin yun. Kasi creamy siya, pero matte siya. So, eto. Wala naman din akong problema. Okay naman din sa akin. And yung shade ay. Tsaka ano, in fairness naman yung opacity nung all day intense matte nila, okay para sa akin. So, yung itsura niya sa lips, okay naman. Okay. Okay, so this is the long-lasting liquid matte lipstick in the shade Bold. So, tignan natin. So, this is what Bold looks like. Ang ganda ng packaging, guys. Hindi siya mukhang hindi siya mukhang drugstore makeup. Ang ganda, napaka-sleek. Sa lahat ng packaging, yung mga lipsticks nila yung pinaka-gusto ko. So, this is how Bold looks like. This is a reddish with plum undertone. So, hindi siya yung sobrang red. Ganun siya. Parang deep red siya. So, ang applicator niya is this one. This is a flat doe foot applicator. Nabe-bend siya konti. Hindi siya ganun katigas, which is good. So, let's try. Grabe yung pigment, guys.
So this is in the shade bold, guys. So this is how it looks like on my lips. O yun ang pansinin to ha, kasi meron talaga akong bump dyan. Hindi siya lagpas. May bump lang talaga ako sa lips. First impression, okay siya. Medyo nag-dry lang yung lips ko kasi finilm ko na to, pin-refilm ko na to, tapos nakorap siya dun sa aking laptop. So, kailangan ko na naman siyang tanggalin. And guys, sobrang hirap niyang tanggalin. Inulit ko lang tong video na to para makita niyo yung application. Kaya ganyan siya. Pero mas maganda siya kanina eh. Yan. Okay siya. Tapos napakahirap niyang tanggalin. Grabe, ang dami kong ginastos na Carmex na lip balm. Ito, dami ko nagastos na lip balm para lang matanggal siya and hindi agad siya na wipe off talaga. Kaya ginawa ko bago ko nag-film uli nung sa All Day Matte lipstick nila, naglagay muna ako ng foundation sa lips para nga makita yung mismong kulay nun. So, it's very comfortable para sa akin. Just like other lipsticks, ganyan talaga, matte siya. Hindi siya ganun ka-drying. Yun yung gusto ko dito. It doesn't suck in all the moisture of your lips, which is good. First impression and upon application, mas gusto ko to kaysa sa feel ng Vice lipstick sa labi ko. Sa application wise kaysa upon application na mas gusto ko siya. Pero I'm not saying na mas okay to kay Vice. It's just that sa pag-apply lang, mas okay siya. And sa wear test, hindi ko pa masabi. Kaya i-wear test ko to. Okay, so what are my thoughts about the BLK cosmetics? So unahin muna natin si contour, blush, and highlight palette. So, this retails for 499 pesos. Ito siya. Ayan. Ayan siya, guys. So, unahin natin yung packaging. Hindi ako ganun na-impress sa packaging. Although may weight siya na hindi siya mukhang cheap. Hindi natin feel na cheap siya. Okay yun. Pero yung packaging-wise, okay lang. Maganda siya, pero it's not as sleek as dun sa mga lipsticks nila. Although magkakaparehas lang naman sila ng designs, yeah. But, siguro nag-expect lang ako ng more elegance or more sophisticated side of the packaging since this is anchor disguise. Unahin muna natin itong contour. Yung contour, this is okay with me. For everyday use, okay na okay siya. For the blush, ingat sa paglalagay kasi it is very pigmented. Pag nilagay mo yung blush dun sa pisngi mo, hindi mo na mapapansin yung mga glitters eh. Parang nagiging sheen na lang siya, which is nice. The shade is okay. The shade is good. Not okay. The shade is good. Okay siya for everyday as well. And then for the highlight, sa highlight, so-so lang. I think you can have better highlights with other brands kesa dito kasi it tends to emphasize texture and pores, guys. Pero okay lang. So, dahil nga nasa palette siya for 499 pesos, siguro sulit na siya. Hindi sure. I think okay naman siya for 499 pesos kasi you will get 3 products in one palette. Ang laking tipid nun. Yung highlight, kahit hindi ako ganun na-impress, hindi ko sinasabing bad siya. So, I think okay na rin to. Okay din siya. It is okay for me. For the All Day Intense Matte Lipstick. Application, hindi ako ganun fan. Pero color selection, yung color niya, color payoff niya, and yung itsura niya sa lips, okay sa akin. So, packaging-wise, napaka-sleek, napakaganda. Hindi siya mukhang chipanga. So, okay to sa akin. Wala na akong masabi. Yun nga lang yung application. Mas may ibang lipsticks na mas maganda yung application kesa dito. Pero again, yung itsura niya sa lips, yung color payoff niya, okay sa akin. And then the color selections, okay din sa akin. Mukhang walang tapon. So I think pwede pa rin akong bumili ng ibang shades nito para sa inyo. So, ito yung pakiramdam ko na magagamit ko siya. Hindi siya sayang. And lastly, for the what do you call this? Long-lasting liquid matte lipstick. I'm shocked. Wow, shocked. I'm shocked about this one kasi hindi ko akalain na ganda siya comfortable. Lalo na hindi ako fan ng mga liquid lipsticks.
natuwa ako dito. Hindi siya drying, hindi siya nagsasuck in ng moisture. Hindi siya sobrang dry sa labi. As in, parang hindi ka na umiinom ng tubig. Walang ganong feeling dito. Maganda yung kulay pa niya, maganda yung color payoff niya. The packaging is really, really sleek and elegant. Hindi siya mukhang cheap, or hindi siya mukhang drugstore. For its cost, 349 pesos. I think this is a good buy na rin. So ayan na guys, tapos na po yung review ko for the BLK Cosmetics. Sana po nakatulong sa inyo bago kayo bumili ng product. And I hope na gusto niyo yung ginawa ko ngayong look and ginawa kong video for the BLK Cosmetics. So, yeah. So, if you do like this video, kindly do like the video itself. Kindly do subscribe on my channel and hit the bell button para naman kayo ay ma-notify kung may mga videos pa akong i-upload. So, you can also comment if meron kayong gustong i-suggest or meron kayong gustong sabihin sa akin para naman malaman ko kung ano yung mga thoughts you about sa mga ginagawa kong videos. So, thank you for watching and this has been Maria Gratz. See you on my next video. Bye! Hi guys! So, ito na yung itsura nung lipstick after 2 hours. Okay pa. 3 p.m. So, the lipstick is 5 hours na sa lips ko. And, nakakagulat. Nakakagulat kasi hindi pa ako kumakain. Kakain pa lang ako. Bali, wala pang nangyayari sa lips ko. Siguro, uminom lang ako kanina ng Milo. Pero, ayan na siya. Wala, as in, hindi pa ako kumakain. Natanggal na yun nandito. Siguro, ganito lang ako ng ganito. Tapos, nag-Milo lang ako. Tapos, na-rub off na siyang ganyan. So, ayan guys, nakatapos ko lang kumain. So, ang kinain ko, bali, yung sa Jollibee, yung parang supreme combo nila na spaghetti, tapos may Shanghai, and then may Chicken Joy. So, yun, may mantika, ayan, tapos masos. So, ito na yung turnout nung aking lipstick. Siyempre, ruined na siya. In-expect ko na yun. Pero hindi as in totally na tanggal lahat. As in nag-ano pa ako, nagpunas pa ako nito. So habol ko lang pala guys, yung dun sa contour, blush, at saka highlight palette. Gusto ko lang i-comment kasi hanggang ngayon andito pa rin siya sa face ko. Nagpawis na ako nito guys ha. So andyan pa rin yung contour, ayan pa rin yung nose line ko, ayan pa rin yung highlight, ayan pa rin yung blush. So nakakatuwa kasi sabi ko nga kanina, 'di ba, yung highlight it tends to emphasize the texture, pero nung tumagal na, nung pinagpawisan na ako, it really blend in dun sa face nung nagkaroon na ako ng oils and sweats. Partida hindi ako nag-set with a setting spray. Nung pagkatapos ko mag-makeup kanina, hindi ako nakapag-set with a setting spray. So ayun siya nung nag-oil na ako ng konti. Ayun, naalala ko lang kaya I just wanna comment BLK for this one kasi okay siya.